Hey guys! Mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel! Ako, totoo talaga ang kasabihan na time heals all wounds and parang talagang pagdating ng panahon, maayos at maayos pa na rin. Tapos, right timing talaga. Yan yung mga sinasabi pag meron kang hinihintay na dapat mangyari pero hindi pa nangyayari. And at this point, after a long time, nangyari ang dapat mangyari. At nangyari sa isang basketball court. Okay? At yun, nakita nyo nga sa thumbnail, ang tinutukoy ko ay ang mag-amang Cesar Montano and Diego Loizaga. Yun. So, paano ba nag-start ang problema, ang gap sa kanilang dalawang sa kanilang mag-ama. Actually, alam ko naman kung ano yung kwento doon. Hindi ko lang siya kayang i-reveal ngayon kasi syempre merong mga may kinalaman doon na I'm not privy to. Kumbaga kung sila nga hindi inamin yun, sino pa ba ako para aminin? Ayoko namang maging cause pa. Pero alam naman nating lahat, there was a time, di ba, nawala si Diego sa showbiz, bigla siyang nawala siya sa teleserye niya sa ABS-CBN at kung ano-ano ni nga balitaan nyo tungkol doon, nakaya siya ng hospital, nakaya siya ganin nangyari sa kanya at lahat yon may kinalaman sa naging situation nila at syempre, involved doon si Cesar Montano. Alam na alam ko yung kwentong yon pero syempre, again, hindi ko po pwedeng ikwento yun at unless sila magkwento at saka, it's all water under the bridge na so, hayaan na natin yon. So, ang importante naman ay okay na sila ngayon. So, hindi na siguro dinaan pa sa basta, ito na lang ang masasabi ko. Meron silang naging disagreement before na ang yung anak parang yung tatay parang may gustong gawin para sa anak niya. Pero kaya lang yung nanay, yung anak ay hindi gusto yung ganon. So, nauwi sa kung ano man. Pero anyways, ayun na nga, nakita nyo na sa mga picture dito na okay na sila. So, babasahin ko lang. And ang dami-daming masaya for that. Of course, eto, imagine mo, basahin ko na lang yung Instagram post ni Diego Loizaga. Sabi niya, 7 years is a long time for a son not to see his father. My God. Oo nga, 7 taon, diba? So, meron tayong sinasabing 7 years each. But this time, ito 7 years para maging okay ang lahat. Sabi niya, after 7 years, after mistakes, God made a way to bring us together again. I apologize for the impulsiveness of my youth. If we could take back the words and the distance and the time wasted, I would. One thing we can do is make up for it. It was so good to see you and play ball with you today. Value your family and loved ones today, for tomorrow is not promised. As I mature, the more I wish, saying sorry was enough to fix all of the world's problems. Just peace and love and nothing else matters. Ayun. So, ganun kasimple yung sinabi ni ano? Ni Diego Loizaga, pero tago sa puso yan. As you can see, marami talagang tuwang-tuwa yung mga friends ni Diego. Yan, happy for you, Diego. My man, happy for you, my brother. Tapos, nagpaula ng puso, of course, ang mga netizen, mga fans. Ito yung isa. I strongly believe that in order to find your true love, you must heal yourself first so you could give love. You could give love. This is a great healing for you, Diego. The most beautiful photos I have seen today. Totoo naman, nakaka-good vibes ito. Yung nakita natin. Kasi 7 years, tsaka ang gulo. Ayoko sabihin, pero aminin natin, medyo ang gulo kasi noon. Si Diego na rin naman nagsabi. Ang gulo ng situation na yun. Umabot yun sa matter of life and death. Aminin na natin. Pero again, hindi ko po pwedeng sabihin. Hayaan na lang natin sila. Tsaka ang importante nga ngayon ay okay ng lahat. So, ayun. Ganun lang naman yung naging nangyari. At nakakatuwa. Maraming natuwa for that picture. Maraming natuwa na finally nga nagkasama, nagkita, nakapaglaro, nakita magkasama ang mag-ama. So, this time naman, let's check the Instagram. Oh, so far, wala. January 22 pa. Anyway, Cesar Montano naman parang katulad ng iba na sobrang active din sa social media. But again, and again, and again, sino ba ang pwede pang maging
maging happy talaga to. Of course, si Teresa Loizaga, yung makita niya yung kanyang mag-ama na nagkasundo. Finally. And at least, ganun talaga na pag nagkakaedad talaga, nawawala yung pride, nawawala yung yabang. Ang, especially sa pinagdaanan natin sa ngayon sa mundo, yung pandemic, yung talagang ang hirap-hirap, lockdown and everything. Talagang kung pwedeng umabot sa paghihirap ang mga tao talaga, maraming nawala ng trabaho, maraming namatay. Talaga mag-iisip at mag-iisip ka na maging maayos ang lahat. And this time, nakita natin yan. Isang pruweba yan with Diego Loizaga and Cesar Montana. And I hope, I'm sure naman, magtutuloy-tuloy. Kasi sa age ni Diego ngayon, ito yung time na talagang kailangan na lang mag-bonding. Look at Cesar, di ba? Aminin natin, ang tagal natin din nakita si Cesar. But aminin natin, medyo nagkaedad na rin talaga siya. Nagkaedad na. So, ngayon ang magandang bonding para sa mag-ama. Kung noon si Diego siguro naghahanap ng guidance, ng kanyang ama na hindi na ibigay, pero this time naman okay nang lahat. So yun lang, yun na lang dun ang tayo. At sana nga si Cesar alam naman natin meron pa rin siyang mga issues sa iba niyang mga anak, so hopefully maayos at maayos. Si Cesar naman ay isang actually si Cesar ay gusto kong tao noon na yung kasi naghuhusayan ako sa kanya bilang isang artista. At saka parang hindi pa siya sikat kasi nakikita ko na siya dati, nakakausap na namin siya noon pa. So nung sumikat siya, nagsunod-sunod ang pelikula niya sa Seiko at marami pang iba. So ayun, so hopefully nga maging maayos ang lahat. At sa panahon ngayon, there's no other way but, you know, maging maayos talaga ang kung sabi nga, kung meron kang problema sa mga kaibigan mo, kahit pa paano, patawarin mo na kung di mo man maibalik yung dati yung friendship. At least, deep inside you, maging maayos yung pakiramdam mo towards sa ganun para hindi ka naman ikaw yung nagdadala. So, tama yon. Ngayon, for sure, marami ng positive things na mangyayari kay Cesar or especially kay Diego din. Although si Diego pa naman talaga napakaraming positive na nangyayari sa kanya, especially sa karir niya, di ba? So, yon. Ang nababasa ko lang, nag-wish lang ang mga tao na sana ay yung mga fans, next time na makita si Diego at si Barbie ang magkasama, yun ang wish nila ha. So, abang-abang tayo. Tignan natin kung mangyayari na. So, yun na muna for now. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye. And by the way, set up, please, please, please mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para at least konti na lang pa 100,000 na tayo. So, yun na muna for now. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye.